ang hiya ka. Inuna mo pa yung karapatan ng mga nagdudurugista. Ay, nako. O sige, magpakita pa tayo ng isa pang vlogger na medyo galit din siya. Ngayon lang naman natin gagawin to. Sige, kukunin lang natin yung mga opinion ng mga vloggers patungkol dyan sa, ano, sa issue. Sa issue ng, ano, ng, dito sa War on Drugs ni Baste. Oh, kaya sabi ko nga sa inyo, matindi to mga kaibigan natin na to, ah. Talagang pare-parehas kayo ng topic, ah. Mga Duterte, ah. Oh, sunog na sunog, eh. Oh, tingnan naman natin. Oh, kasi merong ano. Oh, merong umiiyak dito. Oh, merong umiiyak. Tingnan naman natin kung ano ang sasabihin nitong umiiyak dito. Ayan. Oh, bigyan naman natin ng konting ano, wala namang balita, pag walang balita, pwede na natin pag-usapan itong mga abnoy, mga balimbing vloggers. Oh, 'di ba? Kasi ang tawag nila sa atin ay DDS Kibuloy Vloggers. Ang tawag naman natin sa kanila, mga gunggong na balimbing vloggers. So ito yung mga walang paninindigan. O yung mga taong ano, yung mga taong walang mga betlog. O yung mga taong pinahiram ng raptor. Nakakala nila hindi na sila mawawala sa posisyon. Tandaan mo. Tandaan nyo, 2028 is just around the corner. May tatlo pang Duterte. Meron pang Inday Sara Pulong at tsaka si ano, tsaka si Baste. Bata pa masyado si Baste, so di pa siya pwede sa 2028. Pero I'm pretty sure na the future of Philippine politics is bright hanggat nandiyan dyan yung mga Duterte niya. But anyways, painggan natin itong sasabihin netong Tolonges na ito, patungkol daw sa ano, sa war on drugs ni Baste. Oh, kasi sabi niya, nag-war on drugs si Baste. Nag-war on drugs si Baste, eh meron din namang war on drugs, or meron din namang tawag diyan. Yung gera din, gera ba tawag ni BBM dun sa kanyang ano, sa kanyang drug war. Oh, ito pakinggan natin ito si Mike Ube. Si Boy Walkout, na akala niya siguro eh panghabang buhay yung biyayang tinatamasa niya ngayon. Oh, sige, tingnan natin, ha. I-play natin ito si balita ko, pikon daw to. Oh, may balita pa ako dito na ano, ang laki daw ng hinihingi nito, kung hindi maninira daw siya, kaya lang hindi niya nakuha eh yung kanyang hinihingi eh, kasi hindi naman takot sa kanya. Oh, feeling sikat eh. Oh, sige, ano natin, play natin. Ito malamang issue na naman na pag-uusapan at magiging kontrobersyal. Alam ba ninyo na si Mayor Baste Duterte ng Davao City ay merong inilunsad na war on drugs? Ibig sabihin, may mga illegal drugs sa Davao. Kaya nagiging controversial ito, eh ito eh, pag sinabing war on drugs, eh parang related sa tukang. Munina sa ito, maraming salamat, mamunina sa ito dyan sa Japan, palakpakan. Kamusta po ang Kawasaki? Malamig pa ba dyan, mamunina sa ito? Oh, we'll see you again in the near future. Oh, magpakalakas-lakas ka, ha? Kasi maglalakad pa tayo ng mahabang mahaba. Ha? Kaya talamat, Mama Monina Saito, sa iyong pagtangkilik sa Banateros Brothers. Ikaw na talaga ang malupit. Oh, so anong sinabi? Ang sabi ni Tolonges, yung war on drugs daw ni Baste eh parang tokhang. Actually, Mike Abe, alam mo ba na ang tokhang ay napakaganda nung ano, nung programa na 'yan. At yung tokhang na 'yan, bago pa maging presidente si PRRD, ginagawa na 'yan sa Davao. Alam mo ba yung ginagawa nila sa Davao? Kakatukin nila yung addict. Ay, hello kuya, identified ka na drug addict ka. Oh, nakalagay yung pangalan mo dito sa listahan, ha. Oh, ikaw ay in-identify ng inyong barangay at ng inyong mga bahay na nagda-drugs ka ngayon. Kaya ka namin kinakausap kasi gusto namin magpakabait ka na.
since identified ka, magpakabait ka na ha, magbago ka na, huwag ka nang magsasyabu. Huwag ka nang magtutulak ha, huwag ka na, tigil mo na yan kasi sa susunod, babantayan ka na namin kapag ka nagtuloy-tuloy pa rin ito at hindi ka pa rin huminto, eh huhulihin ka na namin ha. Kasi ang gobyerno ng Davao, ginawa niya, inutusan niya yung mga kapitan ng barangay na i-identify lahat ng mga tulak at saka mga adik sa kanila. And then, ang gobyerno ng Davao, kinausap ng matitino ang mga to. Kaya nga tokhang eh. Di ba tokhang is katok? Katok, ganun, katok. O, di ba? So, anong maganda, anong pangit dun sa katok? Anong pangit dun sa tokhang? Di ba pag tinokhang ka ba, babariling ka na kagad? Di ba? Hindi naman. Kaya ka tinutokhang kasi nga ini-inform ka na huminto ka na. O yung mga kasama mo sa bahay, nanay, anak mo ba to? Identified po siya. Ay, hindi totoo yan. Hindi na importante totoo o hindi. Kung hindi totoo ito, eh di maganda. Kung totoo ito, huminto ka na. Kasi kung hindi ka hihinto, yari ka. O, hindi ba? So yun yung tokhang. Anong sinasabi mo na ang war on drugs ay parang tokhang eh, hindi mo pala naiintindihan abi yung tokhang eh. Sabi ni Maharlika, ilalabas siya na ang polvoronic video sa Hunyo, abangan natin yan. Sige Mark Lopez, abangan natin yan ha, abangan natin, kapangalan mo pa naman yung idol ko na vlogger. O kaibigan ni ano yan, ni Banat Bay, si Mark Lopez. O ikaw ba yun, ikaw ba yun, yung kasama namin sa Davao noon nakaraan? Oh, pero nasa Amerika eh, kaya malamang sa malamang hindi. Oh, anyway, salamat sa iyo ha, Mark Lopez ha, diyan sa Polvoron video ha. Abangan namin 'yan. Ayan oh, katok at pakiusap ang tokhang Mike Abnormal, sabi ni Rose Donkey. Sinasabi niya na war on drugs at yung tokhang iisa. Tanga. Diyan pa lang mali ka na eh. Inak nang tinapay ka Mike Abi, tumanda ka na sa pagbo-broadcast, bobo ka pa din. Walang hiyang matanda na ito. Ang laki na nung salamin mo, hindi mo pa nakikita yung binabasa mo. O sige, play natin yung kabubuhan pa nito. Noong under President Duterte noong araw, sa buong bansa na naging kontrobersyal, dahil lang kung bakit merong usapin ngayon, ang Duterte at si Senador Bato de la Rosa, na dating PNP Director General, sa International Criminal Court. Dahil sa di umano ay paglabag sa karapatang pantao ng mga natukhang. Oh. Tanga! Sinasabi mong paglabag sa natukhang. Yung tukhang, again na. Abi, yung tukhang sa Bisaya, katok yata ang ibig sabihin nun sa Tagalog. Tokhang means warning o pakiusap na wag na ulit magbisyo. Warning for disciplinary action, yun ang tokhang. Yung mga nangamatay sa operasyon, ang tawag po doon, bypass operation, hindi tokhang. Gunggong ka ang tokhang. Again ha, katok mga misis. Paglabas, ikaw ba si Mike Abe na abnoy? O kung ikaw si Mike Abe na dating according dito ay ikaw ay drugista, sasabihin mo ngayon, hindi na, nagbago na ako. O yun na nga, kung nagbago ka na, good. Pero sinasabihan ka pa rin namin nandito ka sa listahan. O magbago ka na para hindi ka makulong. Okay, appear tayo. Di ba sa Davao nga, hinaharana pa nila, nagigitara pa sila yung mga adik, sinasabihan pa nila ng ginawang pa nila ng kanta na huwag na kayong mag-drugs. Kasi mamatay yan o kaya mamamatay kayo. Walang hiya naman to si ano? Talaga to si Mike Ube. Oh. Wala talagang ano to. Walang utak talaga to eh. Kaya ito ay magiging controversial dahil hindi po ito, kung di ako nagkakamali, ang policy ng Pangulong Marcos. From day one, mula nung June na siya umupo ng 2022, ang sinabi niya, tuloy ang kampanya laban sa illegal drugs. Anong kampanya? Paramihin. Anong kampanya? O, sige. Sige, ano yung mga kampanya na yan? O, sige. Ganito, Mike Abe. Tatanungin kita. Sa dami ng mga nahuli na drugs ng pamahalaan, tatanungin kita,
Meron ka na ba natatandaan na pangalan ng isang drug lord man lang na nahuli niya? Meron, meron. Yung si Mayo, yung police na naghahawak ng napakaraming droga. O aside from that, yung boss ni Mayo, nahuli nila. O yung iba pang mga drug operations, nahuli nila yung mga ano, yung mga drug lords. O yung anak ni ano, yung anak na lang ni SOJ. Yung anak ni SOJ, nakulong. O nakulong ba? Hindi naman, di ba? So ano klaseng sinasabi mong drug ano, drug ano ba 'yun sinasabi niya? Pero maintindihan 'tong pinagsasabi mo kasi Mike Abby. Magbigay ka ng pangalan ng drug lord na nahuli. Noong kay PR din, dami niyang mga pangalan na pinagbibigay. Nandiyan diyan si yung limang general nandiyan, binigay niya 'yung pangalan niyan. Oh, tapos sila Peter Lim, binalabas niya 'yung mga pangalan niyan. Mga mayor, paruhinog, nangamatay ang mga hinayupak na 'yan. Nangagpakulong ang mga 'yan. O tatanungin kita. Yang napakagandang war on drugs o ng campaign against drugs ng administrasyon, sino na ang nahuli niyong big time? Eh para din niyang ano eh. Para din niyan yung mga hinuhuli niyong mga warehouse ng bigas eh. Na-surveillance niyo, nahuli niyo yung bigas, wala yung may-ari ng warehouse. O hindi ba? Style niyo bulok eh. Pero rule of law, ibig sabihin, investigahan kung may ebidensya, kasuhan, dalhin sa korte at magkaroon ng due process. O bakit? Anong ibig mo sabihin na yung ginagawa ni Baste sa Dabaw? Basta identified na adik, patayin? Eh bakit according sa report, mayroong 28 na namatay pero may 400 plus? May 400 plus na buhay na nahuli. Eh, buti sana kung lahat patay, Mike Abe. Normal lang. Mas matapang kasi yung war on drugs ng mga Duterte kesa doon sa, ano, sa war on drugs ng mga amo mo na yung droga lang yung hinuhuli pero yung mga may-ari ng droga, wala naman nahuhuli. Irespeto ang karapatang pantao, buhay ng mga sibilyan sa kampanyang ito. Pero ang direktiba ng Pangulo, tuloy ang kampanya sa illegal drugs. Kampanya na ano? Anong kampanya? Kampanya na madagdagan? Kampanya dumami? Kampanya na maubos? Linawi mo kasi, Mike Abby, maraming klase ng kampanya. Diba, mayroong kampanya na madagdagan, may kampanya na maubos. Ano ba yung totoo? Na kakaiba ito dun sa war on drugs ni Mayor Baste Duterte. At ang report ngayon, initially, mayroong 4 or 5 na umano ang naging biktima casualties sa war on drugs sa Davao. Hindi biktima yun. Hindi biktima yun. Namatay dahil nanlaban. Yun ang report eh. Bakit ba mas marunong pa kayo sa report? So kung ayaw nyo naman pala na may namamatay, eh di sana huwag na tayo war on drugs, ano? O huwag na tayo mag-war on drugs. Makiusap na lang tayo, magbandilyo tayo sa lahat ng baras. Lahat po ng mga adik, inaanyayahan po namin kayo na isoli ninyo yung mga hawak nyo ng mga item. Oo, para po ano, bawal po mag-drugs. Itigil na po natin yan. Tanginang yan. Paano naging war yun? So tama yung kampanya, labanan ng illegal drugs. Pero yung pamamaraan, yan na naman ang magiging controversial. Kasi iba sa policy ng national government na ipinag-utos ng Pangulo noon sa Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency at lahat ng mga law enforcement agency na kumakampanya laban sa illegal drugs. So para hindi ho kayo malito, baka akala ninyo kinukusinti ang illegal. Lahat ng illegal bawal. Pero may tamang pamamaraan ng kampanya. Tulad ng mahuli yung item, tapos di mahuli yung ano. Mahuli yung item, tapos di mahuli yung pusher. Ganon. Hindi ko maintindihan, Mike Abby, kung ano pinagsasasabi mo. Bibigyan nga kita ng senaryo. Huhulihin mo, bumunot ng baril. Anong gagawin mo? Pipikit ka?
iiyak ka? Baka naman, takot yung mga adik sa mga Duterte kasi alam nga na tutuluyan sila. Eh kasi ngayon nga, yung dyan siya sinasabi mong drug campaign ng kung sino mang gumagawa niya ngayon, hindi takot yung mga pusher dyan kasi nga wala nga nahuhuli na malalaking pusher. Wala nga nahuhuli na malalaking mga dealer. Nahuhuli yung kalakal pero wala yung tao. Pucha yan. Yan ba yung war on drugs ninyo? Mahuli yung drugs tas wala yung tao? Sabi ko nga sa iyo eh, yung anak nga nung SOJ eh, nahuli 2 buwan lang, acquitted na eh. So, ganon yung war on drugs na gusto nyo? Pag nahuli, makakawala din? O hindi, at least nahuli yung mga bilyong-bilyong mga shabu. At saka mga parapernalia, at least nahuli. Ang tanong, yung ang nagpapakalat nun, nahuli ba? Eh di ganun din, wala yun, hindi nyo nahuli, nakatakas yun. Eh di ganun pa rin ang gagawin nun, magbibenta ulit yun. So ano, na-eradicate nyo yung drugs? Hindi, nakuha nyo yung kalakal. Pero pag mayroon na namang kapital yan, bibira na naman yan. Eh lalo na, may balita nga, di ba, na yung mga droga, pinaiikot-ikot lang yan. O yung mga nahuhuli ninyo, pinaiikot-ikot lang yan. At doon sa war on drugs, eh mukhang hindi pwede yun. Dahil nga, nakasalalay dyan ang buhay ng sibilyan. Nakasalalay ang buhay. Paano nakasalalay ang buhay ng sibilyan? Sa ano, sa war on drugs. May mamamatay ba na civilian sa war on drugs? Sino ba namamatay sa war on drugs? Di ba namamatay sa war on drugs yung mga ano, drug personalities? Di ba? O so ano sinasabi mo na may merong mga civilian? Natural, civilian yun. Eh kasi nga, yung mga pulis na mga drug pusher, mahirap na mamahuli. Siyempre, sino huhulihin nila yung mga sarili nila? Buhay ng mga inosente or mga maliliit na Pilipino kapag natukhang na naman dahil war on drugs. Oh, ano mas? Ikaw natukhang ka. Oh, let's say for example, hindi totoo. Eh, simple-simple lang naman ang gagawin mo para mawala ka dun eh. Aatin ka lang sa mga seminar ng barangay. Para mawala ka dun sa listahan na yun. Oh, ano masama dun? At least nga, pinakikiusapan ka pa. Hindi ka na pinahihirapan. At saka, ganun talaga. Kailangan mong, ano, kailangan magsimula ka dun sa baba, pataas. Ano masama dun? Totoo na kahit may kampanya noon, meron pang red drugs. Pero marami na rin nakumpiska, nahuli, at kinasuhan ng PDEA at PNP. Katunayan, bilyon ang halaga. Bilyon. Madami nang kinasuhan. Sino-sino? O sana, magaling ka na rin lang magsalita dyan. Nilabas mo na kung sino yung mga kinasuhan. Ito, kinasuhan to. Ganito karami. Ganito. Walang pangalan. Wala kaming matandaan na pangalan ng malaking drug lord na nahuli. Oh, wala. Pero kung tatanungin mo kami noong panahon ni PRD kung sino yung mga malalaking drug lord, andyan dyan yung mga Paruhinog. Andyan dyan yung mga Espinosa. Andan dyan yung mga 5 general na yung isa mayor pa sa Cebu. O, nandiyan dyan pa yung senadora. Ang daming malalaking pangalan, Peter Lim. Mga malalaking pangalan na talagang na-identify at saka sumikat. Eh, ngayong panahon nito, 2 taon, Mayo, yun lang. Si Mayo na may kulang-kulang 1 billion worth ng ano, ng drugs. O pagkatapos nun, wala na, tinan mo, naimbestigahan. Paano nakabalik si Mayo sa kanyang serbisyo? Eh, tinapon na ng mga Duterte yun sa Mindanao. Dahil nga sa napakaraming kabulastugang pinagagawa niya sa serbisyo, paano pa siya nakabalik sa serbisyo? Sino nag-reinstate sa kanya? Sino ang nagbalik sa kanya sa posisyon? Nalaman pa ba natin? Mike Abe, di ba? Hindi na. Paano natin malalaman? Eh sila-sila yan. Mike Abe, hindi mo kami maluloko kasi updated kami sa mga balita. Mula't mula pa, pag upo pa lang yan ni Marcos, antabay na kami dyan.
itutuloy ba niya yung war on drugs? Nung sinabi niya na babaguhin niya yung approach, sabi namin patay na. Luloloko mo kami, Mike Ubi. Oy, thank you very much. Love ko to, ha? Love ko to. Thank you. Kita-kits tayo sa April 2. Oh, sige, diretso, Mike Ubi. Nagaan ng drugs na nakumbis ka mula ng 2022 at walang naiulat na mga encounter o casualties or biktima ng paglabag sa karapat-dapat tao. Oy, kasi nga, nakalaya din sila. Nahuli yung iba, tapos... dahil sa maling paghawak ng pideya ng ano ng ebidensya, nakalaya. Tinan mo yung anak ni Boying. Dahil pinapangalagaan niya ng kasalukuyang pamahalaan. Eh itong sa Davao ngayon, iba ang galaw. Because Duterte, yan ang style ni dating Pangulong Duterte na ngayon ay ipinatutupad nitong si Mayor Baste Duterte. Oh, kasi nga, si Baste, meron siyang bayag. Pantakin mo ah, naghihirap yung kanyang tatay ngayon dahil sa war on drugs niya noon. Pero ginawa pa rin ni Baste, alam mo kung bakit? Sabi kasi ni Baste, pucha, ang importante sa akin, maubos lahat ng mga adik na yan dito sa Davao. Kasi ang mga Davaoenyo, hindi naman nagre-reklamo. Ang mga nagre-reklamo lang naman ay yung mga hinayupak na mga taga Metro Manila. Katulad mo, Mike Abe, hindi ka naman taga Davao, ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Eh sila ngang mga taga Davao, hindi nga sila nagre-reklamo, tuwan-tuwa nga sila sa mayor nila. Parang yung Kingdom of Jesus Christ lang yan, hindi ka naman membro pero ang dami mong sinasabi tungkol sa kanila. Eh sila nga, 7 million sila, wala naman silang reklamo, ikaw lang naman nagre-reklamo. So ang problema, yung war on drugs o ikaw? Malamang ikaw. Alam mo kung bakit? Kasi nga, galit ka sa mga Duterte na dati, dinidilaan mo yung mga tumbong ng mga yan. Noong panahon ng mga Duterte, kung pwede lang, araw-araw, sipsipin mo yung daliri sa paa ni Digong para lang masabi talaga na legit DDS ka. Tapos ngayon, hindi ka na DDS. O ngayon, galit ka na sa war on drugs, samantalang noon, tuwan-tuwa ka pa. Ilang taong ka sa SMNI? Sa 6 years ni PRRD, binanatan mo ba si PRRD noon sa war on drugs niya? Wala, Abi. Para kang ulul dun. O, balita ka ng balita. O, meron ka pang sinabi na kahit hindi ako member ng Kingdom of Jesus Christ, ipaglalaban ko habang buhay si Pastor Kibuloy. Sinabi mo yun, di ba? O, ba't ngayon kalaban mo na? Ibig sabihin, peke ka. O, yan si Bata. O, si Bata Batil. Taga-Dabaw ako. Hindi ako makapagreklamo. Kasi sila ang makapangyarihan, yung mga Duterte makapangyarihan. Pero ang tanong ko sa iyo, Bata Batibot, masaya ka ba sa Davao? Happy ka ba sa Davao? Oh, yun ang tanong ko sa iyo. Kasi kung hindi ka happy, lumayas ka na dyan. Pag ginagawa mo dyan, kung di ka pala masaya. Natural. Natural, yung mayor ang makapangyarihan. Alang naman, ikaw. Oh, tumakbo ka ng mayor kung gusto mo rin makapangyarihan. Oh, ano ba reklamo mo sa Davao? Ano ba problema mo? Ang ganda-ganda sa Davao. Kami nga, hindi kami taga Davao. Nakapunta kami ng Davao. Tuwan-tuwa kami sa Davao. Anong reklamo mo sa Davao, Bata Batibot? Ibigay mo na rin yung address mo. Oh, para masabi ko na kay Baste. Baste, oh. Oh, katulad nito, si Junard. Oh, masaya naman daw sila sa kung hindi sila masaya sa Duterte, walang mananalong Duterte. Taga-Davao ako, hindi ako makareklamo kasi sila makapangyarihan. Natural. Alam nga naman, ikaw. Ayan o, sabi nga nilito abad, masaya nga kami na nauubos yung mga adik dito. Siguro adik yan. Kaya hindi siya makapagreklamo. Oh, baka may re-reklamo mo yung pagpapatay sa mga adik. O, diretso natin doon si Mike Ube. Anak. So, kayong mga taga-Davao, so ingat na lang po kayo dyan. At nasa inyo yan kung kayo isang ayon dyan o hindi. O, yun naman pala. Nasa kanila. Anong pakialam mo?
nasa kanila pala yung Mike Abe, kung mga taga Davao ang magsalita, mag-rally, at sinabi nilang ayaw namin kay Baste, doon ka mag-ingay. Pero walang nagre-reklamo ng taga Davao. Tutakin na ng ingay-ingay mo. Tanga ka ba? Eh kung gusto mo palang baguhin ang yung politika sa Davao, pupunta ka sa Davao tapos magreklamo ka dun. Punta ka sa opisina ni Baste, sabi mo, Baste, ayaw ko nung ginagawa mo. Puro ka vlog kasi ng vlog eh. Ang akin naman dito ay papapaliwanag lang ng policy ng national government at yung ginagawa ng lokal. Challenge ito kay Mayor Baste. Anga! Gunggong ka ba? E di kung ang mayor hindi na pwedeng gumalaw ng sarili nila, ba't may mayor pa? Di sana, si Marcos na lang din ang mayor ng Davao. Gumagalaw ang mayor ng Davao, nagtatrabaho ang mayor ng Davao, nagre-reklamo ka? Pag ang mayor hindi nagtrabaho, magre-reklamo tayo. Pero pag ang mayor nagtatrabaho, nagre-reklamo ka? Luko-luko yata ito. Duterte at kay Secretary Benhor Abalos, kasi under ni Abalos as DILG Secretary ang mga local executive from governor down to barangay chairman. Merong say, may power, may authority ang DILG. Oo. Sa halimbawa ay pagdisiplina o pag-suspende o kung ano man ang operasyon. Pwede suspendin niya. Di ka usapin mo si Abalos na suspendin niya si Baste. Tingnan natin. Gagawin. Nasa power yan ng Department of Interior and Local Government. Pero sana hindi umabot doon. Kailangan lang siguro may paliwanag na mabuti ni Mayor Duterte kung ano yung paraan ng kanyang war on drugs. Kasi yung words na yan, lingwahing yan. Tanga talaga. Hindi naman si Baste ang nag-ooperate. Si Baste lang ang nag-utos sa mga pulis na mag-ooperate kayo, ubusin nyo lahat ng drugs dito. Ngayon, ang mga pulis, merong protocol yan. Meron pong sinusundan yan na rulebook kung paano mag-operate ng mga yung surveillance. Pangalawa, yung bypass operation. Di ba? Dalawang klase yun. Yung surveillance na kailangan makakuha ka ng sapat na ebidensya for a specific period of time para makakuha ka sa korte ng warrant or search warrant or whatever legal documents para masukol mo yung tao. Kung may legal siya na illegal siya na operasyon. Ngayon, yung tao, hindi mo pwedeng hulihin nang hindi mo sinurveillance or wala kang ebidensya. Dahil haka-haka mo lang. Usually, ang ginagawa ng mga pulis dyan is meron silang mga asset na nagpo-post as buyer. Ang tawag po doon, bypass operation. Ibig sabihin, may marked money, bibili ko sa'yo. Pag tinanggap mo yung pera, nagbigay ka ng item, huhulihin ka, huli sa akto. Yung bypass operation, yun. Eh kaya lang, ang problema, along the way, habang ginagawa mo yung proseso, may lumalaban. Kung hindi man tumakbo, pumiglas, bumunot ng barel, anong gagawin mo pagka ganung mga instances? Klaro din yan sa mga pulis na kapag ka bumunot, kailangan mo siyang ma-neutralize kesa ikaw yung una niyang mabarel. Diba? Abi, yun yung proseso. Sana yun yung inaalam mo. Ano namang kinalaman ni Baste kung halimbawa yung mga pulis may operation legitimate sa operation ng laban napatay ng pulis? Anong kinalaman ni Baste ron? Hindi naman siya yung bumaril, hindi naman siya yung nanghuli, hindi naman trabaho ng mayor yun. At saka kapag ka mga ganyan bypass operation, may mga kasamang media, may kasamang barangay, may mga yan, may protocol yan, Mike Abe. Ngayon, ang PNP ay nagka-conduct sila ng investigation para lang ang tao hindi magduda.
para lang sabihin, may ipakita nila sa mga Pilipino, sa mga tao na hindi lang, kumbaga hindi lang sila pumapayag basta-basta na may mga nangangamatay. Nag-iimbestiga sila para malaman kung legitimate. Hindi ibig sabihin na sinasabi ng pulis na imbestigahan, hindi sila nagtitiwala. Ginagawa lang ng pulis yun para yung tao ang hindi magduda sa kapulisan. Ito kasi mga tanga-tanga na to, akala nila porket iniimbestigahan ng PNP, mali na. Ginagawa ng PNP yun as check and balances. Ginagawa ng PNP yun para walang masabi sa kanila yung mga tao na pinabayaan nila. Di ba yan nga yung naging issue kay Bato de la Rosa na Quezo, siya pa yung naging pasimuno. O so yung Hepe ngayon, takot siya na ma-ICC. Kaya ginagawa niya yung due diligence na mag-imbestiga tayo pag may namamatay para legit yung, pag nalaman natin legit operation, di legit operation. O yung mga sangkot na mga pulis, i-relieve muna natin. O pag natapos yung investigation, di reinstate natin. Ganun yun. Napakatanga mo naman, Mike Abby. Ipaliwanag mo muna yung proseso bago mo sabihin na mali. Eh, hindi mo pa nga pinapaliwanag yung proseso. Sinasabi mo na mali. O yung war on drugs na yan, ay kinatatakutan. Kasi nga may... Oral, punyemas yan. Meron bang war na hindi ka matatakot? Kakatakutan talaga ng mga drug addict yan at saka ng mga drug pusher yung war on drugs. Gera nga eh. Oh, walang hiya naman to si Mike Abby. Tanga ka ba? Record na. Sa 6 na taon under President, former President Rodrigo Roa Duterte at General Bato de la Rosa bilang PNP chief noon, na ngayon ay senador na, aba, sa record ng pamahalaan PNP at ng DOJ, mahigit na 7,000. Tanga. Saan nanggaling yung 7,000 mo? Kaya ano? Nanggaling kay Lenny Robredo. Anak ng tinapay ka, akala ko ba galit ka kay Lenny Robredo? O akala ko ba banas ka kay Lenny Robredo tapos yung figures ni Lenny Robredo, yung pakikinggan mo, meron na explanation yung mga pulis dun. Ang sinabi ng pulis, yung figure na yan, dinamay pati bangungot. Yung mga namatay sa bangungot, natapilok, nabagok yung ulo, kasama dyan. Mga Mike Abby, halatang yung pati mayroon ka pang figures. Ha? Ibig sabihin yung figure mo nanggaling saan? Sa Dilawas, o Dilawang tae ka na ngayon? Ibang klase ha, ibang klase ka ha. O, play. Ang kaswalti sa kampanya. Diyan sa isyu niya. At ang record ng mga sibilyan o ng mga ibang grupo na hindi konektado sa gobyerno ng mga paraang yun, ng mga panahon yun, na doble. O baka daw na triple. Ibig sabihin, kung 7,000 ang record ng gobyerno ng panahon yun, baka umabot ng 20 sa side ng monitoring ng mga human rights activities. Gawin mo ng 100. O, ang tanong, Mike Abe. Ito tanong ha, ito. Sa sinabi mong yan na 25,000 na ano, na mga biktima, sabi mo, biktima. Meron bang naghabla kay Bato, kay PRRD dito sa Pilipinas? Meron ba sa mga libo-libo na mga namatay na yan, meron bang pumunta sa kanila sa ICC para magreklamo? Sinong nagreklamo dyan sa ICC? Si Trillanes. O anong pakay ni Trillanes? Eh di politika. Tama, mali. Ang tanong nga, Mike Abe, meron bang kaso sa Pilipinas out of all those numbers, figures na binibigay mo, meron ba sa kanila ang nagdemanda kay PRRD at saka kay Bato? O, kasi kung wala, anong hinangal-ngal mo dyan? Anong pinoproblema mo? Wala naman pala. Una sa lahat, kasi kung may kaso sila dito sa Pilipinas, si PRRD at saka si Bato, kung sinasabi ninyo na sila ang nagmalabis sila nung panahon ng kanilang kapangyarihan, sana may kaso sa Pilipinas. Eh, wala eh.
May kaso sa ibang bansa, eh wala naman jurisdiction sa atin yun. Kanino ko maniniwala? Sa'yo? O sa, ano? O sa korte sa Pilipinas? Mayroong advocacy tungkol yan. Kung yung mga gagunita, yung oposisyon ang nag-file ng kaso before International Criminal Court. Exactly. Oposisyon ang nag-file ng kaso. Ano ibig sabihin nun? Eh, di political, bobo nito ni Mike Abby. Apakang engot mo naman. Ikaw na nagsabi, oposisyon ang nag-file ng kaso. Bakit yung oposisyon hindi nag-file ng kaso sa Pilipinas? Alam mo kung bakit? Kasi nga, papapahiya sila sa Pilipinas, kaya doon sila sa ibang bansa nag-file ng kaso. Mantakin mo, nag-file na sila ng kaso doon, wala pa silang kaso sa Pilipinas. Hindi ba irregularities yun? Huling-huling na, sinabi mo, oposisyon nag-file ng kaso eh. Naniniwala pa ako siguro kung asawa ni Duterte nag-file ng kaso sa ICC. Dahil di niya matanggap yung ginagawa ng asawa niya. Okay, anak, hindi oposisyon eh. Kung oposisyon na nag-file ng kaso, political yan. Tangang putya oh. Now, tungkol sa human rights violation, na ngayon ay controversial na nag-iimbestiga ang ICC at baka nga doon lumabas pa yung warrant of arrest. Ayan na naman. Okay? So, pakinggan lang mabuti. Wala tayong kinakampihan dito. Paalaan. Walang kinakampihan. Abi, huwag mo lukoy yung sarili mo. Wala kang kinakampihan. Iyan sa mga ng mga Duterte sa'yo. Hindi totoong wala kang kinakampihan, Abi. Kalinaw-linaw ng mga ano mo eh. Kalinaw-linaw ng mga statement mo dyan eh. Na ang mga Duterte ay ganito karami na patay nila. Kay Bongbong Marcos, wala pa. Ganito, ganyan, ganito, ganyan. Tapos wala siyang kinakampihan. Palakpakan. Abi, 8 minutes na lang tong video mo. Ang tanga-tanga mo pa. 8 minutes na lang to. Hindi mo pa nagawa na maayos. Walang hiya naman to si Abi. Apakahina mo naman. Ngayon lang kita tinapik. Sa totoo lang kasi walang matututunan sa'yo talaga eh. Walang balita. Kaya ikaw yung, ikaw yung napili natin. Ala lang, yung policy ng nakaraang gobyerno at policy ng kasalukuyang gobyerno. May national policy ang kasalukuyang pamahalaan. Sa aking opinion, interpretation, yan ang dapat sundin. O tanga. O di ibig sabihin, bias ka. So sinasabi mo na yung policy ni Bongbong yung dapat sundin. Yung policy ni Duaste, mali. O di may kinakampihan ka. Ano sinasabi mong patas ka? Wala kang kinakampihan, bobo. Pakatanga nitong matandang. Wala akong kinakampihan, ha? Pero yung policy ni Bongbong, mas okay kaysa sa policy ni Baste. O wala siyang kinakampihan nun. Hey, Diyos mio. Matindi. Matindi to si Mike Abe. Pucha. Kung araw-araw kukuha ng video nito, kawawa to sa akin. Ng lahat ng local executive sa buong bansa. Lahat ng local executive. Inan to broadcaster to bulol. Ayup na yan. Ilang years? Pero hindi po pinagbabawalan ng kampanya. Karapatang pantao ay dapat lang pangalagaan. Kaya nga, hindi sang-ayon ang kasalukuyang gobyerno sa war on drugs. Kampanya lang. Abulin. Walang sinabing hindi sila sang-ayon. Mike Abi, iniiba mo yung sinasabi ni Bongbong eh. Sinasabi ni Bongbong, okay yung war on drugs, pero ibahin natin yung approach. Walang sinabing pangit yun. Ikaw na nagsasabi na pangit yun eh. Walang hiyan to. Napaka-gunggong na ito. Hanapan na ebidensya, kasuhan, dalhin sa korte ang mga usapin. Lalo na kung may mahuhuli sila. Oh, natural. Ano mang gagawin? Pag nahuli mo, papakawalan katulad ng ginagawa ngayon? Di ba ganun naman talaga? Kaya mo nga hinuhuli, dadali, ikukulong mo eh. Paano mo ikukulong kung hindi mo dadala sa korte? Nagsasabi mo, Abi. Hindi kaagad-agad ay may mga tukhang or karasan. Ayan. So, di ba? Ano inyong masasabi dito? Talagang hindi nawawala ang mga isyu, ano ha? Hindi mawawala. Nandiyan ka eh.
Mawawala yung mga issue pag nawala ka. Walang hiyak, wala namang issue. Nagawan mo ng issue eh. Walang issue doon sa operasyon ng ni Basti sa pag-ubos sa mga drugista. Mas importante yung buhay ng mga biktima ng drugs kaysa doon sa mga nagda-drugs, nagputulak ng drugs. Ewan ko sa iyo, Mike Abe, bakit pinagtatanggol mo yung karapatang pantao ng mga nagtitinda ng droga, samantalang yung karapatan ng mga biktima at ng mga matitinong mga tao na maprotektahan sila from drugs, drug lords, drug peddlers, dapat yun ang pinopromote mo.